gagalitan ka, iniwan mo daw. Oh, wali yan. Hindi na. Oh, hindi niya pakita. May ganito kasi, nakaharang. Oh, di ba? Tatakbo siya. Hello Pack members, welcome back to Husky Pack TV. Ayan, medyo happy mood tayo ngayon kasi for today's video, kukuhanin na natin finally si Athena. So kung napanood niyo yung previous vlog natin, dinala natin si Athena dito kay na Sir Raymundo kasi nga nag-positive siya sa amoeba. Hindi ko alam yung tawag mismo pero mapapanood niyo sa video namin. Lalay ko na lang yung link sa description box. Pero ayan nga, so dinala natin si Athena doon and naka-confine siya doon kasi hindi siya pwede talagang dalhin sa ating mansion kasi delikado naman yung mga puppies natin doon. So never kami actually nag-iwan ng aso sa vet kahit naka-dextrose pen, kahit pagpupuyatan pen kami yung magpupuyat. Ngayon lang talaga kami nag-iwan. Two reasons. Una, ayaw namin na mahawa pa yung ibang pack members natin kasi ganun talaga, napakadaling makahawa ng mga sakit. Kasi nga, nag-positive din siya sa distemper at sa parvovirus. Pero, ang sabi nga ay false alarm. Pero just to be sure, iniwan na rin natin siya. Pangalawang reason is, nagtitiwala naman po kami kay Sir Raymond. Sobrang laki yung tiwala namin sa kanila na kaya nilang paalagaan si Athena kahit wala kami, knowing na traumatized pa nga si Athena. In-update nila kami, actually na-update nila kami may at maya na yung CCTV rin sila doon. Nakita doon si Athena and lagi nila kami sinasendan doon videos, pictures ni Athena. And so far, nag-okay naman daw si Athena, hindi na siya may at maya pupu, hindi na rin daw madugo yung pupu niya, wala na dugo yung pupu niya. Ang maganda doon guys kasi is kumain rin daw siya kanina umaga, kaya nag-decide sila na pwede na namin kunin si Athena. Yun nga lang, siguro i-isolate natin siya, hindi muna siya pwede sa mansion. Tingnan pa natin yung kalagayan niya. Pero ayan, nandito na tayo ngayon. Andiyan siya eh. So, let's go. Andito na tayo guys. Hindi namin sure kung andito ba si Athena. Ito may iniwas na. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Meron doon tariray. Sino yun? Mama! Sino yun? Hindi ka pwede! Uy, pinagawa ko sa'yo ito!
Mama Malia. At saka kay Hercules. Hinahanap ka nga ni Mama Malia. Tapos? Tapos? Nagkikwento siya, guys. Nagkikwento siya. Parang may patanong yung kanyawawa. May hila mo na yung ano mo, dextrose mo. Ay! May hila mo. Oh, no! Sobra ka namang ingay. Mamaya na. Ang cute ng katabi niya, guys, oh. Hello, baby. Ano sakit mo, baby? Mamaya. Ayan, guys. Pakinig niyo si Athena. Nagulit lang. Parang nakakaawa kasi kaya siya ganyan. Direklamo siya kasi iniwan daw siya. Sige ka. Oh, nakagat niya pa yung cage. Kasi nang iwan namin siya, hindi niya alam na iwan siya. Akala niya, pwede punta lang dito, tapos biglang iniwan. Ngayon, pinapagalitan niya kami. Ba't daw siya iniwan? Ayan, guys, si Sir Raymond. Oh. Pinagalitan niya kami? Iniwan daw namin siya? Ayan. Tatanggalan na. Yay! Sabi ko naman sa inyo, guys, dito lang talaga kami nag-ano kasi napakagaling talaga dito. Tingnan nyo. 2 days pa lang. Magaling na agad si Athena. Wow! Hindi na rin daw siya nagpupupo. Tapos kumakain na rin daw siya. Lalabas agad niya. Excited niya din. Sabog din ni Mama. Sabog, bibaba mo ng konti. Tatanggalin na daw yung kanyang ID. Huwag kang malikot, Tina. Tina, huwag malikot. Excited eh. Huwag masyado excited. Wait lang! Naku, sobra namang ka-excited. Kalma, kalma. Parang hindi siya maka... Excited kasi siyang umuwi. Dali lang ha. Tumating ko na. Wow! Oh. Ano? Oh no, uwi ka na. Uwi ka na agad. Dali na ako ni Tina. Ang sayo niya eh. Napagalitan ho kami, iniwan daw siya. Ba't ka mga-away? Ba't yun? Hoy! Ba't yung ganyan mga-away ha? Nililisik ko yung... Ay, ba't nga yun? Reklamo daw ito. Ito nga si Juno. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Let's go! Yay! Happy na si Athena. Uli na siya. Inaway na tayo? Tia, punta na tayo kay Hercules. Punta ka na kay Mama Malia. Hinahanap ka lagi. Hindi natulog si Mama Malia. Hinahanap ka. Binuhat na natin siya, guys. Wala tayong dalang leash. Tsaka baka maka-attack rin siya dito ng kung ano-ano. Ano siya, guys. Ang happy niya, oh. Oh, diyan ka na sa sulok. Happy-happy si Athena, oh. Oh, diba? Hoy! Ayan, dito na lang siya sa baba, guys. Para mas, ano siya, komportable. Ayan na, guys. Andito na tayo. Pero si Tina, hindi pa natin siya pwedeng papasukin sa mansyon. I-isolate muna natin siya for 3 days. Tapos liguan natin. Saka siya pwedeng sumama sa pack. So, siguro sa kubo muna siya. Ayan, andito na tayo. Tina! Nasaan ka? Ha? Nasaan ka? Alam na niya, ramdam na niya. Nasaan ka? Nasaan si Tina? Bakit tatalon ka na? Bakit? Excited na siya, yo. Finally, we're back. Yay! Tina, happy ka? Happy ka? Nakauwi ka na? Ha? Naimik nga eh, naungot. Kami nang yung tita tayo sa kayo. Ay, yung agad siya, oo. Uy, 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 uy! Bawal ka! Hindi ka pa pwede. Hindi ka pa pwede. Hindi ka. Pala! Ang galing naman niya, Tina. Hindi pa pwede, Tina na guys. Madali pa yung pet niya. So, di-disinfect niya yan. Para dito muna siya, Tina, for 3 days.
Di pa talaga siya pwedeng isama sa pack members. Ayan o, medyo maraming gamit-gamit. Ayan guys, pumasok na kanya si Tina sa kubo, pero nabas ulit. Tina, saka mag-i-sleep. Tina! Tina, pasok ka to sa kubo. Tina! Tina! Wow! Tina, dito ka muna ha? 3 days lang? Oh, 3 days lang. Ayan, may electric fan siya, guys. Oh, may electric fan ka. Pero kahit sa baba naman yung lagay, hindi abot. Hindi abot. Hindi abot ang cord. Hindi abot ng cord. Pero okay lang. Kasi malamig din naman kasi dito. Tapos may sarili siyang CR. Kasi yung pupo nga niya ay medyo basag pa. So, ay, hindi siya lumabas. Kaoo, hindi na siya talaga dapat lalabas. Gagamitin mo na naman ito. Max glow! Max glow na na! So, dito muna siya mag-stay for 3 days. After nun, makakabalik na siya sa mansion. So, tease-tease lang. Actually, nangyari na rin to before nung nagka-parvo siya. So, talagang malakas na si Katina. Pinakamalakas na pack member na natin to. Imagine nung bata pa siya, nagka-parvo virus siya. Tapos ngayon, ganyan naman nangyari sa kanya. Pero na-survive niya both. Kaya siya talaga yung pinakamalakas sa ating pack members. Kahit ganyan siya, kahit papayat-payat yan. Malakas yan. So, explain ko na lang nga pala sa inyo, guys, yung mga gamot, tsaka kung ano yung nangyari sa kanya doon. Nagyareklamo siya, guys. Oh, ang dami niya nakain, oh. Ay, kinain niya pa isang buuto kanina. Ito pa lang kasi, guys, yung pwede niyang kainin. Soft food pa lang yung pwede. Hindi pa siya pwede mag-dog food. Siguro ilang days, hindi pa pwede mag-dog food. Kina, very good. So, yun nga, guys, si Atina doon, ang sabi sa amin ni Sir Raymundo, parang tatlong veterinarians yung nag-usap-usap, parang nag-brainstorming sila kung ano talaga yung nangyari kay Atina. Kasi ang findings nga was, positive siya sa distemper, positive siya sa parvo, tapos yun nga, hindi ko lang, iba kasi yung tawag sa dogs, pero parang amoeba, ganun. Kasi nagkaroon din ako noon, dati. So, yun nga, guys, ang nangyari pala, parang false alarm si distemper at si parvovirus. As in, totally false alarm siya. False alarm si distemper kasi wala siyang voluntary muscle movement. And si parvovirus naman, survivor nga siya ng parvovirus. Kaya siguro lumabas na positive siya or dahil mababa yung platelet niya. Kasi ganun daw, diba? Pag mababa yung platelet, talaga magpa-positive yan sa parvovirus. Pero wala siya talaga siyang parvovirus totally. Katulad ngayon, kasi kung may parvovirus siya, magtatae for a week. Siguro isa, dalawang araw lang siya nagtae. Tapos suka niya, isang beses lang siya nagsuka dito. Sa parvo, suka tae. Ayun, so hindi siya parvo, hindi siya distemper. Amoeba lang talaga, maduming tubig. So sabi nga namin, siguro nakainom siya sa tubig na may naipon ditong tubig, tubig ulan or what. Yun yung naisip namin, pero hindi kami sure. So, tatlong veterinarians yung nag-brainstorming kung ano talaga yung sakit niya. Nag-meeting sila. Wow. Imagine yung pupo ni Atina. In-examine nila, as in tinignan-tingnan nila yung pupo. Ganon kagaling yung mga vets ni Sir Raymundo. Kaya talagang nagtitiwala kami sa kanila. Imagine, ilan na yung dinala namin doon na talagang gumaling. Kasama ni si Mustang. Nung dinala namin doon, talagang lumakas si Mustang, bumaba yung temperature, eh nasa 50-50 na si Mustang non totally. Saka lang siya nawala nung inuwi namin, tumaas ulit yung temperature niya. Pero, ayun, nakakatuwa. Gusto ko lang din mag-thank you kay Sir Raymond. And guys, as a way of saying thank you kay Sir Raymond at Sir Raymundo G Farm at sa kanya, mga veterinarians, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Raymundo G Farm and mag-comment kayo sa kanilang previous video or kahit anong video. Thank you, Sir Raymond, for taking care of Atina. Ayun yung i-comment niyo para naman makapag-thank you tayo. Kasi, grabe rin kasi, nagpa-stay sila doon ng assistant nila para bantayan si Atina the whole night. And nung second night naman, sa CCTV nila binantayan si Atina kasi wala mag-say. Talagang inaragaan nila doon si Atina, hindi nila pinabayaan knowing na si Atina ay may pagka-aggressive. And in a matter of 2 days, sobrang laki na improvement niya. Ayan o. O diba, nagliligalig na. Nung dinala natin siya, doon hinang-hina siya. So grabe improvement ni Atina. Grabe rin talaga yung galing ng mga veterinarian si Sir Raymond. So yan, pakita ko rin sa inyo guys yung mga gamot na binigay. So ito guys yung mga gamot na binigay. Ito, Nutri Blend Gel for high energy dietary supplements. Pampalakas kumain. And ano ang sabi ni Sir Raymond dito? Basta maganda rin to. Actually may ganito na tayo dati, diba? Pinakita namin sa inyo. Tapos itong dalawang to, mayroon tayong doxycycline. Ito yung sinabi niya noon pa, BioCare. And itong nerve care. Ayan. Tapos itong, ito para yun to sa liver yata. Livotin, ayan. Kasi nung pinag-usapan nga daw, nung kanya mga veterinarians, parang may sinabi tungkol sa liver ni Atina. So, yan nga. Yan yung mga ipapainom natin sa kanya. Ayan siya, reklamo ng reklamo. Ayan mo muna. May electric pa ka naman dyan, may CR ka naman dyan.
Ayan na guys, eto na si Malia. Talagang sinasabi ko sa inyo, simula nung nawala si Athena, alam nyo diba magkasama sila? Simula nung nawala si Athena, iyak na siya ng iyak, hindi siya mapakali, sigaw ng sigaw. Siguro ay nahanap niya si Athena. So yan na natin. Hindi natin papalapatin na sumabi. Ay, si Athena! Dami niya pa kasi yung pinag-iihihian ni Athena, yung pinagdandaanan. Si Mama Maria! Si Mama Maria! Mama Maria! Athena! Oh! Nasaan? Hindi niya pakita. May ganito kasi, nakaharang. Oh, di ba? Tatakbo siya. Oh. Oh, safe na, baby mo. Safe na. Safe na, safe na. Oh, ano nagwawala? Naku, gusto niyang lapitan talaga. Mahal na mahal niya si Athena. Ay, bak, may naawa.